Pero ito, tawagin na natin ang ating third contender mula sa Mindanao na si Avelino Sarigumba. Uy! Hi po sa lahat! Hi, sir! Hello, Avelino! Hello! Hello po! Magandang hapon po. Yung oversized na bouncer papasok natin. Papasok pa lang si sir, ang taas na energy. Oo! Oh. Kamusta po kayo, Sir Avelino? Okay lang po. Taga saan po sa Mindanao? Taga Carmen, Davao del Norte po. Uy, taga Davao! Kamusta man diha sa Davao? Okay lang po. Okay lang. Asa sa Davao? Sa Carmen po. Mismo? Carmen. Municipality of Carmen. Wow. Pero maano yan, di ba? Malayo ba yan sa... Kasi may ano ako eh, may parang may mga kamag-anak ako dyan sa Tagum. Malayo ba yan sa Tagum, yung Carmen? Mga 20 po yung pamasahe niya. Ay, malapit lang. Opo. Medyo malapit lang sa Tagum. 20 pesos. 20 jeep pesos. Po yan o bus? Jeep po o bus? Pwede bus po. Pwede ring bus. Ah, pwede ring bus. Kala ko padyak eh. Grabe naman yun. Layo nun. Ano naman pong pinagkakaabalahan ninyo sa Carmen? Opo. Garbage collector po ako. Ah, garbage collector. Opo. Sa munisipyo po? Munisipyo po. Ay, wow. Gaano na po kayo katagal bilang garbage collector? Almost 13 years. Tagal na po. Opo. 30 years? 13. 13 years. Kayo po ba yung sa, ano, sir, yung sa mga may truck po, ganun? Dump truck, may mga dump truck po kayo. Opo, po. Opo. Ano po kayo? Kayo po ba? Alis, ako po yung nasa ibabaw ng, o sa taas ng dump truck. Yung binabatuhan, tapos sasaluin. Oo. Ako yung pinag-anuhan nila ng basura, at saka tanggapin ko po. Opo. Opo. Paano po kayo? Ako po yung taga, segregate. Segregate po. Ayaw. Sa taas. Ilang oras po kada araw ang trabaho ng isang basura? Bali 8 hours po yung minimum namin. Pero kung saka matapos namin ng 6 na oras, okay na po yun. Okay na yun. Kasi, oo. Ano pong dahilan bakit pag 6 hours pwede na rin po kayo na tumigil sa pangolekta? Basta't ano lang, ma-accomplish. Kung kasaya, kuya, magkasinabot na. Yung accomplish lang, i-accomplish lang namin yung, ano, yung mga... Yung area nyo. Area namin. Basta't ma-accomplish na, okay na. Okay. Pero kuya, ako lang, pangatano lang na ako, no? Unsa man yun ka-importante yung kanang imbitong bahin-bahinon yun ang basura. Asa may mas, gaano man, unsa yun siya ka-importante para mahibawaan po sa itong mga audience ba? Pag-segregate, gaano siya ka-importante? Pag sinisegregate, dapat talaga sinisegregate yung basura. Iwa-hiwalay. Dapat yun na to nga i-segregate yun ang basura. Ilahe yun ang katong mga plastic, butilya, katong karton, yung mga papel para may mga proseso yun. So dapat talaga nakahiwa-hiwalay talaga daw. Pero kasi pira yun eh. Totoo din naman. Sayang naman. Pero kuya, ito, kwentuhan mo kami. Paano ba yung proseso ng pangokolekta nyo ng basura? Ano oras po kayo nag-uumpisa? Ano po yung unang yung ginagawa? Okay. Ang unang ginagawa po namin ay magkukolekta kami. Start po kami ng 5 o'clock a.m. Mm-hmm. Aga. Oo. At hanggang 11 o'clock a.m. rin. Mm-hmm. Or 12. Oh. Mm-hmm. Gaano po kadaming lugar na po yung napuntahan nyo pagdating nyo ng alas 11 ng umaga? Ilan na po yung mga naman area? Barangay, kung, diba, barangay? Pila naman ka barangay inyo ang nalibot? Hindi po barangay yung kinukulektahan namin. Ay, hindi ba? Sa yung sa palengke lang. Sa terminal, palengke, munisipyo, sports public, complex, sa public lang po. Public lang po. Pagkatapos mo ng 11 a.m., tanghali na po. Ano po yun? Dinideposito nyo na po ba yung mga basura tapos saka po kayo at mangungolekta? Pagkatapos po naming mangungolekta po, umuwi ako sa bahay. Yung inakabalahan ko doon ay yung pagpa-practice ng gitara. Practice ng gitara kasi gitarista ako ng amateur singing contest. Yung baga, on-call ko lang. On-call. I see. At saka yung mga bata ko, kung meron sila sa bahay, tinuturoan ko. Tinuturoan ko rin. In fairness, you know. Pero pag halimbawang nabanggit niyo po, bakit tayo sa pag-ano niyo po, sa pagbabasura,
Pila mo na adlawan mo diya, ha? Kada opo. Pila may adlaw ninyo? 305 per day. 305 opo. Per day? Opo. Arawan sila. Arawan kami po. Mm-hmm. Pero Sir Avelino, ano, kung ganyan po yung kita nyo, paano po kayo napasok sa ganyang trabaho? Mm-hmm. Napasok po ako sa ganitong trabaho kasi, bali, nagsama ako sa, ano, sa... Bisaya ka kuya pag binisayo lang ako. Okay lang, magkasinabot na diri. Nasulod ko sa akong trabaho, gumikan nga sa pag dagan og mayor ni Mayor Pirandos. So ako ang bali band vocalist nila. So pagkatapos yon, nidaog ang among mayor. So kami nga mga band players nakasulod mi sa maong munisipyo. Gitagaan mi niya og trabaho. Kumbaga kasi meron silang naging banda sila nung tumakbo yung mayor. Opo. Ngayon nung nanalo yung mayor nila, kumbaga na-absorb sila, nabigyan sila ng trabaho sa munisipyo. At doon siya na-assign sa ginagawa niya ngayon. Pero Kuya Avelino, aside from being a garbage man po, may familia po kayo? May anak? Opo. May yan po yung pamilya anak ko. Apat po yung anak ko. Asawa po? Asawa. Isa apat lang din. Po. Ha, okay. Sorry. Kala namin apat din eh. Oh. Isa lang. Napaka ano yan, faithful yung mga, ano, eh, mga Bisaya. Faithful apa. Yan eh. Pero sakto po ba yung kinikita nyo dun sa buong pamilya nyo, tatay? Sakto naman po kasi yung may sideline ko po, yung ano, yung... Banda? Yung pag ano ko sa basura ko, sinisegregate ko. Mm. O sideline ko yun. Ah. Akin na yun. Iba pa po yung arawan nyo na 305. Iba, tapos iba may kinikita arawan pa kayo pag binenta nyo sa junk shop or opo sa... Ano yung pinaka-reason? Ba't po kayo na-push na sumali po dito sa tawag ng tanghalan? Sumali po ako dito sa tawag ng tanghalan kasi gusto ko pong ibigay o i-share ko ang talino sa larangan ng pag-awit ko.